Hello mga tol, welcome to Queen Auto Repair. Meron tayong i-check na unit mga tol na Mitsubishi DID intercooler turbo to siya mga tol. I-check natin yung ano ang ma-diagnose natin mga tol na kuan bago natin ibigay sa user para sigurado tayo na safety sila gagamit mga tol. Tara na, samahan nyo ako. Let's go! Ano mga tol, ito pakita ko sa inyo mga tol, ito. Nag-ano siya mga tol, nag-check engine. Ngayon titingnan natin mga tol kung ano siya. Baka dumi lang yung ano niya mga tol, yung sakit. Hindi naman maiwasan sa mga ganyan mga tol, pero para makita natin, gamitan natin ang diagnostic mga tol para sigurado tayo. Ngayon, hanapin natin dito. Saksak na natin yung kuan. Mitsubishi. Ayan, patayin natin yung makina mga tol. On lang natin. Tsaka, ayan, naka-on lang mga tol. Red bin. Okay. Parang manakaw ng 169. Mitsubishi Triton L200 mga tol. Okay. Diagnose is auto scan. Para makita natin mga tol. Mayroon siyang one fault code mga tol. Oh, yan kung nakita nyo. Yan, pati tire pressure monitor sensor. Para makita natin kung ano pang kuan mga tol. Ngayon tingnan natin dito, okay. Para makita natin red code. Active EGR position sensor is low. Ito pala mga tol, 'yun ang problema niya. Ngayon, subukan natin siya ang ano niya. Tawag ito. Picture. Ano pala ko si tol? Yan, subukan natin na ay nako po. Balik muna natin. Ano siya? Picturean muna natin mga tol. Ngayon, subukan natin siyang i-delete mga tol. Kung matanggal. Ignition on, engine off, okay. Pre-detect, okay. Code has been successfully erased, okay. Eh ngayon, balik tayo sa kuan para makita natin mga tol. Wala na siya mga tol, oh. Ngayon, quick natin to para makita natin na matanggal. Ngayon, sa tire pressure monitor, hindi pa active yung ano natin mga tol kasi sira yung sensor doon sa kuan, sa pito ng gulong mismo. Kahit anong iris natin, hindi siya mawala. Ngayon, ibalik natin mga tol, canceled. Auto scan ulit para makita natin yung sigurado tayo na okay yung makina mga tol. Oh, wala na siyang problema mga tol. Oh. Wala na siyang problema. Para magampanti tayo mga tol bago ibigay natin sa kliyente yung unit. Oh, ngayon, balik tayo sa one kasi ito importante yung makina. Ngayon, i-ano natin. Off ng makina, power on. Tapos start natin, tingnan natin yung live data. No, wala tol. Tingnan natin. Tapos oh, shout out dyan ni Ibarra dyan sa Huwia at saka sa Iligan City. Shout out dyan sa mga Gitalada family na hindi nagsawa sa pag-subscribe sa channel natin mga tol. God bless sa inyo dyan. Tsaka sa Tampos family, shout out sa inyo dyan. Dyan sa Malaysia, kang Mama Biti, shout out sa iyo dyan.
Oh, shout out yan sa mga Huwia operator, lalo-lalo na sa mga kay Paulo Primitilia, yung CRC-18. Huwia na grupo, salamat sa inyong pag-subscribe. Sa sunod na video, yun naman ang mga tropa natin na iba ang i-shout out natin, mga tol. Ito, live data, mga tol, tingnan natin. Live data ng makina ngayon, oh. Ito, live data, mga tol. Ito ang importante, mga tol, na makita natin bawat sensor ng makina na gumagana siya para 100% buo yung makina mo sa habang tumatakbo ka. Yung RPM niya, mga tol, 650. Subukan natin i-aircon, mga tol. Naka-aircon na yung mga tol, tataas yung idling ng makina, mga tol. Wala na siyang check engine. Nakita. Ngayon, dito tayo sa intake temperature sensor 51. Tsaka coolant temperature 85. Tingnan natin. EGR valve position 0. Fuel temperature sensor 56. Normal lang siya, mga tol. Condenser pan is on. Siyempre naka-aircon tayo. Pati yung control relay. Yung check engine lamp, wala na siya, mga tol. Kung nakita nyo, oh, wala. Dito sayo sa TPS 0, TPS 1, naka 82 degree. Subukan natin RPM. Fuel G's. Maganda yung ano niya, mga tol. Oh, walang kalug-alug yung makina, mga tol. Tsaka wala na siyang check engine, mga tol. Oh, kung nakita nyo. Ngayon, okay na siya, mga tol. Salamat sa panonood at bye-bye sa inyong lahat. Babu!